welcome to my channel. So, ang i-upload ko na video for today is yung ayuda na matatanggap namin sa Polo. Galing sa government natin sa Pilipinas. At dahil dyan, magpapasalamat kami. Dahil hindi nga tayo nakakalimutan ng ating mga gobyerno sa Pilipinas, lalong-lalo na ang ating mga presidente. Tulad naming mga OFW na walang trabaho ngayon, na nangangailangan ng tulong, hindi pa rin nila tayo nakakalimutan. So mamaya, ngayon kasi papunta na ako, i-update ko na lang kayo mamaya once na na-receive ko na yung ayuda na natanggap ko. Saba. Later, update ko kayo. Bye-bye! A few moments later. Ayan po, ngayon, papunta na kami ng Polo. So, mag-say hi, brother, to my vlog. Hi, brother, hi. Hello. Say hi. Oh, ayan hello. Po yung mga kasama ko, ang gaganda hello. Nila. Ayan po, on the way na kami. Ganyan, papunta na po kami dun. So, mamaya i-update ko po ulit kayo kung ano na nangyari sa amin. Okay. Ito, nasa biyahe na po kami. Ayan. Malapit na kami sa Al Jazeera. So, ayan po, andito na kami, nakapila na kami. May social distancing din po kami. Ayan. Nakaupo pa pala kasi papasok na kami sa loob. Mali pala ako. Ayan po, nag-iintay din sila kuya yung mga kabayan natin. Kuya, mag-hi kayo sa vlog ko. Oh. Ayan sila. Hi. Ano naman po masasabi nyo na makakatanggap tayo ng ayuda ngayon? Ay, hindi kami makakatanggap. Ayan, nakapila na tayo eh. Oh, para po sa mga kabayan na naghahanap ng mga money for transport service. Nag-promote si kuya. Transport service dito na pwede nyo sakyan. Parehas po ang rate niyan. Parang over there. Ayan o, ano rin si kuya. Kasi wala din masyadong business ngayon si kuya eh. Oo. Business natin ay car lift. Wala kasi ayan, may social distancing po kami. Sila ate, naghihintay po kami eh. Mag-open na para makapasok kami sa loob. So, mamaya upo ulit. So, ayan na po. Pauwi na kami. Sumakay kami. Kuya, mag-ay ka sa bilet ko. Kuya, baka ma-copyright ako dyan. Ayan, natanggap na po namin yung ayuda galing sa ating gobyerno sa Pilipinas. Salamat at hindi kami nalilipunan dito sa mga OFW. So, eto po yung simpleng mensahe namin para dito sa Polo Embassy ng Qatar at sa gobyerno natin sa Pilipinas, lalo-lalo sa ating Presidente Duterte, na hindi pa rin kami nalilimutan ng mga OFW dito sa ibang bansa, lalo-lalo dito sa Qatar. Maraming salamat po. So, eto na po si James. Siya yung naka-receive yesterday ng hadiya ng galing sa government natin sa Philippines. So, nagpapasalamat din siya. Para sa ating presidente at sa mga Polo na nag-assist sa amin. So, James, ano masasabi mo sa natanggap mong hadiya at gusto mo, di ba, sabi mo gusto mong magpasalamat sa mga staff ng Polo na nag-assist sa'yo ng madali. O, ano gusto mo sabihin sa kanya? Ayan, sila. Una-una po, nagpapasalamat po ako sa government natin sa Pilipinas, sa Polo, sa lahat po ng nag-initiate ng programang ito para sa mga katulad namin mga OFW. Maraming salamat po. Yun. Kung wala po ito, wala po akong pangulam ngayon. Salamat po talaga sa mga bumubuo ng Polo at sa bumubuo ng government sa Philippines na hindi nakakalimutan. Here go. So, eto po, may munting mensahe din ko si Juana para sa Polo Qatar and Qatar Polo Embassy and sa ating gobyerno sa Pilipinas. Gusto lang din niyang magpasalamat. Hello po sa lahat. Gusto ko lang po ipaalam na hindi po fake news yung tatanggap nating ayuda. Pag-support po ng ng gobyerno sa atin, yung cash assistant po. So, maraming salamat po sa Polo Qatar and sa kay Duterte po, sa president. So, ito po, kauwi lang namin, natanggap na namin yung nakuha namin sa ayuda galing ng Philippine Embassy. Maraming salamat po. Thank you po. Maraming malaking tulong po. Pabili na po kami ng napkin. Thank you po. Thank you po. God bless. So, ayun po. Nakauwi na kami ngayon dito sa bahay. Na-receive na din namin yung 726 na ayuda ng gobyerno sa atin dito na mga OFW. So, ang hinihiling lang po kasi ng embassy natin, since yung mga taong nang nag-apply na hindi pa po nakakatanggap is on the way na po siya or nakalista na po din siya, kaya po yung mga daw na nagpo-post sa Facebook na
regarding sa mga complaint nila. So ngayon, pwede naman po kayo mag-intay kasi kami, since April 20 pa po kami nag-apply, ngayon lang din namin siya natanggap. So, alam niyo naman, intindihin na lang din natin yung mga embassy or ang ating polo kasi hindi lang naman tayo yung tao dito sa Qatar na bibigyan nila ng ayuda. So ina-arrange naman nila ng maayos yun, and at the same time, nag-i-email naman po sila, nagre-response din sila. Humihingi lang po sila ng konting panahon para maayos nga daw po yung lahat ng tao na empleyado dito sa Qatar na hindi pa nabibigyan. So, intay-intay lang po tayo and magkonting pasensya kasi ang embassy po natin at ang polo, ginagawa naman nilang lahat ng paraan para po mabigyan tayong lahat. So, ngayon po, nais kong magpasalamat sa ating presidente na patuloy pa rin kaming inaalala sa kabila ng krisis. Hindi pa rin kami pinapabayaan ng mga OFW dito sa Qatar. Maraming salamat po and sana nagustuhan niyo po yung vlog ko today na hindi po fake news ang ayuda ng ating presidente at ng ating gobyerno dito sa ibang bansa. Totoo po siya dahil natanggap po namin siya ng buong buo. Maraming salamat po at malaking tulong ito para sa amin dito na walang trabaho ngayon at sa aming pamilya dahil hahatiin namin siya na pampadala sa pamilya namin at the same time yung panggastos namin habang wala kaming trabaho. Maraming salamat po and God bless.